Magandang hapon po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? So, kasama po natin si Chemami at saka si Beljun about po sa nangyari kahapon. So, nangyari po kahapon mga amigo ay gusto kong kausapin ng gobernador about po sa nangyari po na pagsusumbong ng nanay ni Chemami about po sa ako daw po ay nagpipicture o nagbibideo ng mga nakahubad na bata dito. So, yun yung kaso na gusto patotohanan ng nanay ni Chemami. Tapos po, kahapon po ay nagpunta po kami ni Chemami sa mayor. At ang gusto po ng nanay ni Chemami ay pati yung mayor at saka mayor at o kapitan, parang ganun eh. Chemami, esto mayor o jefe de poblado. Jefe de poblado, tomo kapitan. O para jefe para barang para po para po kapitan ano? Kapitan. Kapitan 'yon. Ay para kada kapitan 'yon, Beljun ano? Si ay so kapitan po mga amigo, yung kapitan po ay gusto pong ipakulong ng ano ni ng nanay ni Chemami kasi pinagpapawalan bahala po yung ginagawa ko daw. So ang kwento po ay lagi po ako nagpipicture ng mga bata na nakahubad dito. At yun ang sabi. So kanina pong umaga, hindi po ako nakatulog mga amigo dahil iniisip ko kung ano yung sasabihin ko. So kanina umaga po, mga umaga, nagpaalam po ako para po magpunta doon sa big governor sa may malapit po sa may company namin. So nag-aantay po, nangyari po ganito. So nung nakapunta na po ako doon, nagtaxi lang ako tapos nag-antay kami. Siguro mga 20 minutes po kami nag-aantay kasi may kausap po yung governor. Tapos alam niyo po mga amigo, nung nakita ko na yung governor, pinapasok kami sa isang room. Hindi ako pwedeng mag-video eh kasi government place 'yon. Bawal po 'yon. So pagpasok po namin pasok po namin sa meeting room, nakaupo po kami doon kasama yung mayor, yung kapitan si Chemami, yung asawa ng kapitan. Tapos si Papa Bonggay kasama namin si Papa Bonggay. Tapos po mga amigo, dumating na po yung mayor, yung governor at kinakausap si yung mayor. Kinakausap yung kapitan. At ang sabi po ng kapitan, itong tao na to ay kilala ko at hindi ko nakita nagpipicture o nagbibideo ng mga bata nakahubad. So, tinanong ng governor na ito bang Pilipino na to ay sino, sabing ganun. Tapos, yun, nag-start na nagkwento si Chemami. Ang sabing gano'n na itong Pilipino na ito, siya yung tumulong sa akin para magkaroon ng apartment, paupahan. Siya yung tumulong sa akin para magkaroon ng apartment na na semento at saka tabla. Sabing gano'n. May picture si Chemami, pinakita. Tapos hindi ako kumikibo, hindi pa ako nagsasalita, sila lang, inahayaan ko lang sila. Mabuti Spanish yung salita na medyo naiintindihan ko po mga amigo. Tapos sobrang kaba ko, talagang gumagano ako si Chek kasi first time ko na ganito. Ayoko ng problema, kaya nga sabi ko, ayoko talagang pumunta mga amigo, pero sabi siya, pag hindi ka pumunta, sigurado may mangyayaring hindi maganda sa akin. Sabi niya, makukulong si Chemami yung mayor at ako ay posibleng gawa ng problema ng nanay ni Chemami. So, kinuwento ni Chemami na bukod sa sabi niya pinagpagawa ako ng apartment na ito ay yung mga anak ko nakapag-aaral dahil sa taong ito. So nag-start na si Chemami na umiyak, nag-start na si Chemami na naging emotional ng time na yon. Pinapakalma siya nung yung asawa ng kapitan. Tapos po mga amigo, and nung time na si Chemami ay nakalma na, ang sabi ay sabi ni Papa Bonggay na itong tao na to ay kada hapon nagpapakain sa lugar namin, sabi ng ganun. So after noon,
Yung nga sabi niya, may lahat nun, kinuwento lang niya yung totoo. Ala siyang itinago. Tapos, natapos yung usapan, ang daming explanations. Ang reason lang talaga ay yung mali daw yung ginagawa ko na pagpipicture ng mga nakubad na bata. Yun eh, yun ang pinanindigan ng nanay niya, mami. And then, alam niyo po mga amigo, na halos nang natapos ang usapan namin, ganito po. Sabing ganon, ikaw ba ay kaano-ano mo yan, sabi niya sa akin. Sabi ko, siya ay kaibigan ko at ako ay wala akong intensyon na kahit ano sa mga tao dito, sabi ko ganon. Gusto ko lang tumulong, sabi ko ganon. Tapos, sabi ganon, tapos nagsalita, may tinanong si Chia Mami, nagtanong yung governor na siya daw ay nakapunta, ito ha, sabi ng governor, nakapunta na raw po siya sa Pilipinas. Kasi si Chia Mami po ay tinanong kung nakapunta na sa Pilipinas. Sabi niya, oo, 40 days ako doon at nakita ko kung ano gaano kabuti ang mga Pilipino. Tapos sabi niya, may pruweba ka ba na ikaw ay nakapunta sa Pilipinas? So dala niya ni Chia Mami ang passport, dalawa niya ang residence o ID niya, national ID, pinakita, may selyo, ganyan. Tapos tumigil na yung governor sa pag tatanong sa amin. Ang sabi po mga amigo ay, tapos na, wala na tayong pag-uusapan, sabi niya. Sabi niya, wala tayong pag-uusapan dahil na nakapunta na nga raw si Chia Mami sa Pilipinas. At ang sabi ni ng governor ay kinuwento ko si Chia Mami na yung mga anak daw niya ay pupunta ng Pilipinas para mag-aral. Doon na po na-stop yung usapan. At ang sabi ng governor, wala na tayong pag-uusapan dahil alam mo ba, ako din, sabi ng governor, ako din ay nakapunta na sa Pilipinas. Napakabubuti ng mga tao sa Pilipinas, sabi niya. Hindi raw rasista, hindi raw racist, para daw mababait daw ang mga Pilipino. Lahat daw ng pagkain, marami daw sa Pilipinas. Kinukwento niya, alam niya, nakapunta siya sa Pilipinas. So medyo nawala na yung kabako noon mga amigo nung sinabi niya na okay na, wala na pag-uusapan. Sabing ganun ng governor, merong problema sa pag-iisip yung nanay mo, sabing ganun. May problema, sabing ganun. Kaya after noon nang pauwi na, sabi ko kay Chia Mami, Chia Mami, ano ba talaga ang problema, bakit ganun? Tapos sumagot yung mayor, sumagot sila Pabonggay, inggit, sabi nga noon, inggit, at ayaw na makita na ikaw ay umuunlad. So alam niyo po, sobrang sabi ko nga nagpray lang ako gabi, sabi ko, Lord, kung nais mo pa nga akong mag-stay dito sa Equatorial Guinea, kayo ang bahala. Sabi ko ganun. Kayo na ang bahala. Basta ako ay tutulong lang sa pamilyang ito. So, sabi ko sa inyo, hindi ganun kadali mag-video dito, di ba? Pwedeng gawa ng issue, pwedeng gawa ng problema. Chamame, no? Yo escucho, no? Yo escucho cuando tú decir mi niña ir a mi país para estudiar después de gobernador, yes, hacer hablar y esta, no hablar más, porque esto prueba de mi corazón no tiene no tiene envidia, tu corazón no mal así. Chamame, no, de gobernador ha dicho ahora yo puedo hacer video y foto aquí, no sí, tiene problema para hacer video foto. Tú haces fiesta como tú quieres. Ajá. Tú quieres poner música, tú pones música. Persona quiere bailar, persona puede bailar. Sí, no tiene problema. No hay que estar así. Ajá. Como miedo. Ajá. Porque él ha ido a Filipinas, él conoce filipinos bien. Ajá. Él mismo ha ido a Filipinas, conoce filipinos bien. Filipino sí. Bien. So, ayun pa mga amigo. Ang sabi po ni Chia Mami ay papalabas ko rin kasi agad ito eh. Magkasunod po ito yung nangyari po kahapon. So ang sabi ni Chia Mami ay sa nangyari po ay okay lang ako mag-video, okay lang ako mag-picture. At napabuti pa, napaganda pa dahil sa lugar na to pwede na ako mag-picture at mag-video. Pero syempre mas maganda dito na sa Ikuku at hindi sa ibang lugar. O tu mama, aura. Él sabe porque el gobernador le ha dicho que no quiere escuchar que mi mamá ha hablado algo porque le va a poner la cárcel, mi mamá no va a salir. Ayun, ang sabi po ni Chia Mami ay ayaw nang hindi na makikinig yung governor sa nanay ni Chia Mami kung hindi papakulong. Yun ang sabi ni Chia Mami. Chia Mami, no, yo preguntar
ahora tu mamá saber nosotros ha ido ahí. Sí. ¿Por qué tú sabes? Porque cuando yo iba, ella ver yo. ¿Ah? Ella ver yo. Ayer, cuando nosotros ahí, el gobernador le ha dicho que no te quiero ver mañana. Yo quiero ver solo este futuro que me diste que ver. Por eso yo te hemos llamado tú a ver. Ah, ella ahora, mi mamá vergüenza. Ah. Mi mamá ahora vergüenza. Ahora tu mamá saber yo ha ido ahí. Sí. Porque el gobernador sabe ahora que tú aquí legal. Legal. Legal, ¿no? Ajá. Abierto. Ajá. Sí, abierto así. Napabuti pa bello na no. Tú sabes abierto. Sí, 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 no tiene problema. No tiene problema. No como tú sales filipino, tú vienes así como ladrón. Uh-huh. No. Mm. Parang bello na pabuti pa no. Kasi at least naging parang legal ako dito, no. Sí, sí, tú haces foto. Hindi lang mas maganda sana kung may papel na kasulat naman. Si sí, tú estás en la playa. Uh-huh. Así paseando, tú sabes que hay playa, mientras tú quieres hacer foto, tú puedes hacer. Si alguien viene, no, tú no puedes hacer foto aquí en Filipinas, ¿por qué? Si te lleva ahí, él va a saber. Le va a preguntar yo mismo decirle hacer fotos. Ah, sí. Como autorización, tú sabes. Sí, pero más mejor, che, mami, cuando yo hago el video solo aquí. Ya está. Sí, hacer mejor. Foto. Mm. So, antes no hay prueba. Antes solo hay prueba. No hay prueba. Ajá. Sí. No hay prueba. Pero posible tu mamá ahora triste, porque tu mamá. No tiene nadie ahora, mamá no tiene nadie, Roel. Sí. Hasta ayer cuando este hombre insultó a mi mamá, yo lloraba, yo así, yo lloraba. Ah. ¿Tu mamá no llorar? Yo. ¿Y tu mamá? Mi mamá vergüenza hacer. Mi mamá es mi mamá. Ella me hace mala cosa, pero ¿qué yo voy a hacer? Ah. ¿Qué yo voy a hacer? So, ayun po, sabi ni Che Mami Aya, legal na po ako mag-video rito, mag-picture at wala na problema. Kumbaga legal po. At okay na. Tapos sabi ni Che Mami nga, yun. Kahapon pala, umiyak din pala si Che Mami. Papaano, kahit na bad yung nanay niya, inanay pa rin daw niya yun. Oh, pero hindi ako makamove on mga amigo dahil sa ginawa ng nanay niya at gusto akong gawa ng problema. So mainam na lang talaga. Yun nangyari na to, inapabutid na rin dahil syempre kakilala na ako ng governor at walang problema. Pati yung kapitan nila dito ay kakilala ako. So ito yung ilang araw, isang gabi akong hindi pinatulog dahil sa nangyari. So sabi nga ni Chia Mami, anong klaseng nanay ito? Anong klaseng nanay? Pero grabe, no? Ayaw maging masaya si Chia Mami sa buhay. Pero alam niyo po kanina, sobrang kaba ko talaga. Sobrang kaba ko kasi iba na to eh. Hindi na, ang naisip ko kanina, sige, kung pauwi na ko. Kasi kung mapapauwi, di pauwi, ganun. Hindi naman ako papabayaan ng company actually, mga amigo. Pero ayoko ng ganito, na tumutulong ka lang tapos gagawin ka ng problema. So ayun po mga amigo, salamat po sa panood ng video na to. Thank you po. Grabe, ang dami kong na-experience dito sa Equatorial Guinea. So sabi ko nga, baka ito night time para talaga umuwi na ako. Habang kausap ko si Bejun ang kausap ko kahapon about dito. So ayun po, salamat po mga amigo. At basta yung katotohanan isasabihin lang. At basta yung magsabi ng totoo at saka tumulong lang talaga ng nandun yung kagustuhan sa ating puso. Hindi ka pababayaan ng Lord. Salamat po mga amigo at God bless po.